Delikado pala mag-self-interpret, bro, no? Dapat pala authority talaga yung mag-interpret ng Bible natin, no? Sa Katoliko. Kasi, bro, yung Bible kasi binasa ko rin, eh. Marami siyang mga yung Wala mga namang quotes. Yung ano siyang... problema, wala problema magbasa. Wala problema. Actually, ini-encourage tayo ng simbahan na magbasa tayo araw-araw 15 minutes a day. Araw-araw yan, 15 minutes a day magbasa. Pero, wag mong bigyan ng sarili mong pagkakaunawa. Yan ang ipinagpapawal sa simba, sa banal na kasulatan. Actually, kung babasahin mo ang Proverbs 3:5, mahigpit 'to na paalala ng Diyos, no, sa mga nagnanais na magano sa kaniyang banal na salita, no. Tingnan ko lang ha, Proverbs Kawikaan 3:5, basahin natin sa wikang Ingles. Siguro sa anong version ba mas maganda? GNB siguro, Good News Bible natin basahin, no. Ay, yeah, Good News Translation. Ano bang magandang version na? Wait lang ha. KJV or ako, yan, KJV. So sa KJV, bro, ito ang mababasa natin, bro. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. So huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan. Ibig sabihin, huwag kang magsarili. No, kasi ang banal na Biblia talaga inspired by the Holy Spirit. So kung wala sa iyo ang banal na Espiritu talaga, kapatid, mahihirapan kang unawain 'yan. Ang banal na Biblia. At ingat, no, na hindi tayo madaya, kasi baka kakabasa natin, kaka-interpret natin, na mali na yung interpretation natin. So, dapat mag-rely tayo sa kung ano ang paliwanag ng simbahan, kapatid. Pero yung sinabi mo na yung sa pagbabasa, walang problema magbasa. Ini-encourage tayo ng simbahan na magbasa ng Bible at least 15 minutes a day. Opo. Kasi, gaya nga ng sabi, pag may matutunan tayong kunti lang, kasi kapanood rin sa inyo, punto por punto, tsaka yung sa mga iba rin na mga website, kasi may magiging matalino rin tayo konti, tapos mabasa natin sa mga verses, no, Old and New Testament, no. Ang Old, pinoproject yung New Testament, yung New Testament, ano, pinofulfill yung Old Testament. Mm. Kaya minsan, mapapaisip ka rin minsan, tapos mahirap rin pala kasi mali rin pala yung interpretation mo, ganun. Kailangan din pala mag-follow din tayo kung ano talaga yung official ng simbahan. Kung ano ang kaya ko babasahin mo dito sa Nehemiah 8:8, may nagpapaliwanag no, sa Nehemiah 8:8, ginamit ko to kaganina. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. So may magpapaliwanag, kapatid. Yun nga lang, ang magpapaliwanag niya, hindi kung kahit sino-sino lang. Tingnan mo nangyari ngayon, ang daming nananais magpaliwanag ng simbahan, ng banal na kasulatan, umabot na sa 50,000 na mga sekta dahil sa nagkanya-kanya ng papaliwanag. Hindi na nakikinig sa magisterium yung simbahan, kapatid. At Bro John Ray, dagdag natin, pansinin niyo po yung mga tao, may mga talagang matitindi sa memorization, kagaya ni Brother Eli Soriano, no? So, may paalala yan ng ating Panginoon sa Kristo, mo. Sabi ni ating Panginoon sa Kristo, kayong mga dalubhasa sa kasulatan. Pero hindi nila naintindihan. Si Brother Eli, isa sa very good example yan, na memorize niya yung Biblia. But, ano yung problema niya? Well, hindi siya dumaan sa totoong simbahan, no? So, nag-self-interpret siya. Memorize yung Biblia, pero dahil nag-self-interpret siya, ang mga hindi nakakaalam, makala nila tama yung mga interpretation niya. So ang dami ngayong ang daming umiwan sa simbahan, ang daming umiwan sa banal na hostya. So sa mga self-interpretation niya. Kasi may warning na nga dyan, kaya dapat talaga, sabi nga ni Bro Junior kanina, yung mga magtuturo ay talagang totoong galing sa totoong simbahan, no? Galing sa Diyos. From Jesus, apostles, succession siya, no? Dire-diretso yan. Teaching authority. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, Junri o Bro Ramel, ikalawang Pedro nga, chapter 1, verse 20. Binawarningan tayo rito, ito yung nangyayari ngayon sa buong mundo, no? Self-interpretation. Ikalawang Pedro, Pedro, bro, chapter 1, verse 20 to 21.
Okay po, 20 to 21, ito po yung ating mababasa. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinman propesya sa kasulatan. Ayan, post bro, ayan, pakibalik doon. Napakalinaw po niya, no? Sa walang makap sa akin nga rito, sabi niya rito, higit sa lahat, tandaan ninyo, walang makapagpapaliwanag ng alimang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan, sa bisa ng sariling interpretasyon. Ngayon si Brother Eli, talagang sariling interpretation, memorize niya, pero kapag ka ang nakikinig ay yung marunong, kada salita niya, bukang bibig pa lang, alam na natin ang kamalingan. Kaya lang, yung mga kulang sa kaalaman, oo nga ng oo nga, ayun, naanib na, no? So, nabasaan lang ng talata, lumipat na. Napakarami niyan. Lahat po, ito yung nakakatakot na ano, no, na pangyayari sa buong mundo ngayon, ito po yung nangyayari. Million-million po yung na ano nila, galing Katoliko, na akay nila. So sabi niyan, wala talaga, kahit nga si actually po, lahat po na nakikinig ngayon, pansinin niyo, kahit yung mga simpleng libro lang, no, ng mga school natin, magsarili ka sa eskwelahan, kapatid, no, nag-aaral tayo. Bigyan tayo ng libro, di ba ang daming libro? Kung wala magpapaliwanag na teacher bro, maintindihan mo ba yung nakasulat? Di ba? Simple lang yon, mga science books, mga literature books. Pero hindi mo maintindihan hanggat hindi mapaliwanag ng teacher. Ganun ang nangyari sa mga tao. Ngayon, eh, yung pa kayang salita ng Diyos. Kaya pag binalik mo sa ano, sa 21 bro, ano kanina, ituloy natin sa 21. Bakit daw? Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Boss, ayan, ano sabi niya? Hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Mahihirapan ka diyan. Kaya hirap na hirap yung mga taong mag-interpret. Akala naman yung walang alam, eh, totoo. Tuloy po. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ah, di ba? Nung napakinggan ko si Brother Eli, ang nagbigay daw sa kanya Espiritu Santo. 'Yun ang problema doon, sabi niya. No? Sabi lang ni Eli, no? Pero tignan mo, saan galing yung mga interpretation niya, sarili niya. So walang teaching authority, walang magisterium, wala siyang sa proper church na magtuturo ng magisterium sa kanya. Kaya yun po, no, ingat po tayo. Yun po yung mga paliwanag diyan ng simbahan at ng Biblia, kapatid. Okay, bro. Eh, thank you, bro. May tanong rin ako. Yung iba, yung tradition, 'di ba? Ano tayo, bro? Tradition tsaka scripture yung basis natin. Yes. Asa natin sinusulat itong tradition na to? Kasi yung scripture, di ba, sa Bible na tayo kukuha niyan. Tradition nga eh. Ang tradition, ayon ni St. Paul, kung babasahin natin ang ikalawang Tesalonica para maunawaan natin. 2 Thessalonians 2 verse 15. Wait lang ha. 2 Thessalonians 2 verse 15, kung babasahin natin to, ito ang mababasa natin, bro. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you have been taught. Itinuro yung traditions na yon, whether by word, so by word, and our epistle. So, bakit mo hahanapin yung sinalita lang, hindi isinulat? Dalawa nga yan eh. There were two types of traditions. By word, and epistle. So, yung epistle, yun yung nasa Bible. Yung word, yun yung itinuro ng mga apostol na hindi isinulat sa Biblia. Halimbawa, itong sa dito sa Unang Korinto 2:11, ito, no? No, 1 Corinthians 11:2. Ayan. 11:2, babasahin natin to sa ang dating Biblia. Ito ang sinabi ni St. Paul,
Kayo'y aking pinupuri, pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo. So iningatang matibay ang mga turo. Yung turo na yan, kung babasahin yung itinuro na yan na ibinigay ni Saint Paul, kung babasahin mo sa New International Version, yan po ay tradisyon. I praise you for remembering me in everything and for holding the traditions just as I pass them on to you. So yun yung pinanghahawakan, hindi yun isinulat kasi nga pinanghahawakan niya eh. Pinanghahawakan yan. Saan mo matatagpuan yan? Sa simbahan na humahawak niyan. At the rest na mga katuruan na yan, isinulat yan ng mga church fathers natin. Kaya mayroon tayong mga sulat galing pa sa mga church fathers. Pumili ka ng aklat ni ano ni ito na lang no, itong sa bumili ka ng asan ba 'yon? Ito halimbawa itong sa ano ba tawag noon? Ano ba yung libro na 'yon? Nakalimutan ko pangalan sa libro na 'yon. Yung about sa ano yung Source of Catholic Dogma. Yan, Source of Catholic Dogma. Dissinger. Yan, Dissinger. Bilhin mo yan. Diyan nakasulat ang mga katuruan ng mga unang Kristiyano. Alright? At ano yun, Dissinger. 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 Okay. Yes. At yung ito naman. Ito. Dadidake. Yan, Dadidake. Wala to sa Bible, pero dito nakasulat ang mga katuruan ng mga apostol na wala sa Bible. Didake. Tanggap to ng mga Protestant scholars at Catholic scholars. Determine to na mga sulat, katuruan ng mga apostol sa mga hintil. So 16, ano lang to, 16 pages lang to, pero the rest sa mga sinabi dito, galing mismo sa mga apostol, yung paano, ano yung ordinance sa pagbibinyag, anong uri ng formula sa pagbibinyag, yung mga ritual na dapat gawin sa pagkain, anong araw sila sisimba, nandito nakalagay, Dadidake. At writings of the church fathers, pumili ka. The writings of the church fathers, yan. And ano bang, may isa pa, nakalimutan ko yung, ano rin, pumili ka rin ng ano pala, ng Fundamentals of Catholic Dogma. Nandiyan ang katuruan ng simbahan about sa 3rd century kung paano nabuo yung mga terms like Trinity, Hypostatic Union, dyan, in-explain dyan sa Fundamentals of Catholic Dogma. Tapos may isa pa, kaso lang hindi ko mahanap, ano bang libro yun? Kalimutan ko. Ayun nga, yung Dissinger na nga, yun na nga pala. Dissinger, Fundamentals of Catholic Dogma, Didache. Yan, tumutukoy yan sa mga traditions na itinuro ng mga apostol at ng mga church fathers na wala sa Bible, kapatid. Okay, bro. Last na lang, bro. Ano day of obligation ba ngayong araw, bro? Kailangan ba magsimba tayo ngayong araw? Depende kung nasaan kang bansa. Kasi may mga bansa. Actually, sa ano talaga, sa teaching ng church, ano talaga yan? Day of obligation. Ang 1 and 2, day of obligation yan sa simbahan. Pero may mga diocesan or may mga bansa na hindi siya isinali as day of obligation. Like sa Pilipinas. Sa Pilipinas, tatlo lang daw eh. Yun sa Panginoong Hesukristo, sa birthday ni Mother Mary, at sa January. Yan lang sa Pilipinas. Tatlo lang yung day of obligation eh. Immaculate lang. December. Immaculate pala. Immaculate, no? Pero kung church teaching talaga ang titingnan natin, bro, sa church teaching talaga, obligatory talaga siya sa lahat ng Katoliko. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.